Kung gutom tayo at may naamoy tayong masarap na pagkain, automatic tululaway. Kung may nakakasilaw, pikit tayo kaagad ng mata. Di na natin iniisip yung mga responses na to. Automatic na siya. Instinctive. Paminsan, sa pagbili ng computer, medyo ganun din tayo. Pag may nakita isang PC part or spec, automatic buy kaagad. Labas kaagad ng cash. Pero kung ma-break natin yung brainwashing na yon or yung pagkakondisyon sa atin na bumili based on a particular feature or a particular part, medyo malaki-laki din yung savings natin. What's up, Internet? And sa video na to, papag-usapan natin ano yung mga common parts or specs na tinutulak ng mga manufacturers sa mga consumers na paminsan hindi naman talaga kailangan. Pero bago nun, itutulak ko yung CD key ng sponsors natin. Bibili ka ng PC, most likely kailangan ng Windows. Pero saan ko kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Akalito. Buti na lang, may cdkeyoffers.com. Madali lang ang order! Search for the software you need, add to cart, daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes, finished! May legit working CDKey ka na para sa Windows mo. Gamitin lang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura at original software, check out cdkeyoffers.com. First Wi-Fi. Nakondisyon na kasi tayo na lahat ng devices kailangan may Wi-Fi. I blame cell phones. Sa computer, usually, yung Wi-Fi kasama yun sa motherboard. So pagdating sa computer, automatic na inisip natin na kailangan may Wi-Fi via the motherboard. Pero mas mahal talaga yung mga board na may Wi-Fi. May full price breakdown ako dito sa video above yung mali sa PC build mo. Kasi kung di mo naman kailangan ng Wi-Fi, save yourself some money and get the non-Wi-Fi motherboards. Parang ginto yung mga to. Lahat ng motherboards may LAN connection yan. Saksak mo lang yung Ethernet cable, you will have internet that's faster, more reliable, more secure, with less latency than any Wi-Fi connection. Plus, mas mura kung gumamit yan na lang ng LAN cable kaysa sa Wi-Fi. At kung kailangan na kailangan talaga ng Wi-Fi, you can usually get a simple Wi-Fi dongle, parang USB receiver lang siya. You can plug it into any USB port on your computer, yun, may Wi-Fi ka na. Plus, kahit saang computer, pwede mo gamitin yan. Let's say, kunin mo yung dongle, lipat mo sa ibang computer, may Wi-Fi na yung isang computer. Mas versatile siya kaysa sa yung Wi-Fi naka-onboard na sa motherboard. Number 2, faster RAM speeds. Na-condition kasi tayo na higher number better palagi. Ilang gigahertz CPU mo, higher number better. Ilang watts PSU mo, higher number better. Ilang memory ng video card mo, ano size ng RAM mo, anong speed ng RAM mo, higher number always better. Pero actually, hindi. Especially sa RAM, yung higher number, either mag-aaksayang ka lang ng pera, or babagal pa computer mo. Nakakasama pa yung higher RAM speeds in certain systems like Ryzen. Yung Ryzen kasi, yung gamit niyang architecture, tinatawag nilang Infinity Fabric. Yung clock nun, kaya lang sumabay sa RAM up to around 3,800 MHz. Lampas dun, hindi na in-sync yung clock ng Infinity Fabric dun sa frequency ng RAM. Lampas dun sa kaya ni Infinity Fabric, magkakaroon ka ng system instability and or babagal lang talaga yung system performance mo. Bit technical, but trust me, you don't usually want to go 3,800 MHz RAM on a Ryzen system. Yung sweet spot talaga sa Ryzen is around 3,600 MHz. Kung titingnan mo rin yung cost to performance ratio, hindi sulit yung sobrang mahal na RAM. Yes, 3,600 is the sweet spot. It's usually around 10% more expensive than 3,200 MHz na RAM. Pero yung increase ng performance between dun sa dalawa, 3.2 at 3.6, 10% din ba yung increase ng performance dun sa 3.2 at 3.6? Hindi. So you're paying 10% more, roughly, pero hindi plus 10% yung speed na makukuha mo. Yung ibang customers, medyo kinakabahan talaga na kailangan ko ba talaga nung 3.6, 3.7, 3.8, 4,000 MHz? Sapat na ba yung 3.2? Should I get faster? Na-condition na tayo na higher number better, faster is always better. Pero yun nga, hindi siya totoo in all circumstances. And especially for RAM sa Ryzen systems, na sikat talaga yung AMD ngayon, marami-rami na rin naka-Ryzen ngayon. Number 3, nakikita rin yung higher number better mentality sa monitors.
sobrang mahalaga yung monitor sa setup mo. Paminsan nakakalimutan siya kasi nakatutok tayo sa CPU, sa GPU, anong size ng storage. Pero lahat yun sayang lang kung gamer ka, kung enthusiast performance yung habol mo, kung hindi maganda monitor mo kasi di mo mararamdaman yung tunay na bilis ng computer mo kung hindi tugma yung monitor sa setup mo. So syempre, minamarket ng mga manufacturers, lahat ng brands. Refresh rate ng monitor ko, 144Hz, 300Hz, G-Sync, FreeSync. Yan yung palaging binabato ng mga manufacturers sa atin. Pero kailangan ba talaga to? For a lot of users, hindi. Kung work from home ka or for an office build, anything past 75Hz, kalokohan yan. Hindi mo makikita yung pagkaiba ng 100Hz at 75Hz. Kung gamit mo lang everyday is watching videos, Excel, Word, browsing. 75Hz is really good enough for any office type monitor. Kahit 60Hz nga usually is okay, very acceptable for an office computer. Kahit gamer ka, just baka inisip mo, siguro ito yung monitor sa akin kasi nakalagay gaming monitor, 144Hz. Kaya ba ma-push out ng system mo yung 144Hz for the games that you usually play? Baka naman sobrang bilis nga ng monitor mo, pero hindi kaya nung computer mo magtulak nung ganun kabilis na frames per second. Sayang lang yung kaya nung monitor. Maybe instead, invest in a monitor with lower refresh rate pero mas maganda yung picture quality. Yung ibang monitors kasi, habol lang nila yung sobrang bilis ng refresh rate, nagsasuffer yung picture quality. Especially depending on the brand, para lang masabi nila na sobrang bilis ng refresh rate, hindi naman maganda yung pagka-render ng images on screen. So you might be better off with a monitor na nagbibigay ng mas magandang picture quality kahit lower refresh rate siya. Doon pumapasok yung mga types of panels, IPS versus VA, and other details that you can research in our bibili ka ba ng monitor video, ano yung kailangan mo para hindi masayang pera mo. Isa pang mahal na feature sa monitor na baka hindi mo kailangan is yung G-Sync or yung FreeSync. Especially yung G-Sync, may special chip kasi yan sa loob ng monitor. So mas mahal talaga yung mga G-Sync monitors. Required yung ng NVIDIA para pwede mo sabihin na G-Sync yung monitor mo. Both versions of Sync try to eliminate screen tearing or yung jagged na image quality na paminsan nakikita mo while playing games, especially yung mga FPS na high refresh rate games. But what kind of sync you use depends on what kind of card you have. If you have an NVIDIA card, you can use G-Sync and you can use FreeSync sometimes. Kasi sa NVIDIA may listahan na tinatawag nilang G-Sync compatible. Basically, ito yung mga FreeSync monitors na check talaga ni NVIDIA tapos sabi nila, ah okay, ito, pumasa to. This meets the performance requirements of a G-Sync monitor. G-Sync compatible siya. Yung problema, ang dami-daming monitor sa market, hindi talaga masundan, hindi ma-check ni NVIDIA lahat ng mga monitors. So it's very common na hanap ka ng hanap sa internet kung G-Sync compatible ba tong monitor na to, tapos hindi mo mahanap yung information na yon. Kasi hindi pwede sabihin ni manufacturer na, oh, G-Sync compatible to. Kailangan galing sa NVIDIA. And yun nga, NVIDIA has limited resources to support a monitor accreditation program na medyo hindi naman nila gusto, di ba? Siyempre, gusto nila tutulak ka sa G-Sync talaga na monitors. So yes, some FreeSync monitors are compatible with NVIDIA cards, but good luck trying to find which monitors are G-Sync compatible. Maghahanap ka sa forum posts, sa manufacturer's site, and paminsan, swerte na lang talaga. Di mo talaga alam, bilhin mo na lang, and bahala na si Batman kung talagang okay ba to. Okay ba yung FreeSync monitor na yon sa NVIDIA card mo. Kung AMD card mo, you can use either Sync. So pwedeng FreeSync monitor, pwedeng G-Sync monitor. Ang problema, hindi ganun kasikat yung AMD cards, especially sa atin. Yung Filipino consumer talaga mas mahilig sa NVIDIA cards. Mas marami ang monitors na compatible sa AMD cards, pero yun nga, the cards themselves, hindi sila best seller sa atin. Usually habol ng mga gamers, especially sa atin, NVIDIA cards. So do check what your card is and what sync you need from your monitor bago ka bumili ng monitor. Important yung syncing. Mas maganda talaga yung games pag walang jaggedness, walang screen tearing. Siguraduhin mo lang na hindi sayang pera mo na tama yung monitor dun sa setup mo. Pang-apat, last na, 99% of builds have them, pero all of them don't need them. Yes, it's RGB. Siguro baka exaggerate yung 99% figure, pero ang dami na talagang RGB builds kasi hindi mo na maiwasan eh. Kahit yung ibang motherboards may RGB na, yung RAM may RGB, kahit yung GPU may RGB lighting na din.
So yes, may mga stealth builds. If you don't specifically plan for a stealth build, malamang may makakalusot dyan na RGB sa build mo. Kahit yung stock coolers ni AMD, yung iba may RGB. And there's nothing wrong with RGB. Talagang for a lot of people, maganda sila tingnan. Parang feeling mo, hindi complete yung build mo kung walang RGB. Nothing wrong with RGB, but it is purely for aesthetics. Hindi babagal computer mo kung walang RGB. Don't pay for it if you don't want it or need it. May ibang pieces naman talaga, let's say mga cases na may kasama na talagang RGB, so baked into the price na siya. Nasa sayo na yun if you want to purchase those kind of products, pero yun yung tinatry ko i-emphasize sa video na to. Dapat sayo yung choice. Huwag lang tayo auto-buy, huwag lang tayo na-condition na, oh, kailangan yung gaming monitor, kailangan yung sobrang bilis na RAM, kailangan yung may RGB. If you want all of those things, good for you. That's your choice, but it should be your choice. Hindi dahil kasi tinulak ng marketing ng isang brand. At makakamura nga talaga tayo if we take the time to select the parts that we need. Hindi lang auto-buy. And I guess the point of this video is it all depends on your context. Kung okay lang sa'yo na magbayad ng 10% more pero hindi plus 10% yung performance, di all well and good, diba? Bili ka ng mabilis na RAM. Kung kaya-kaya naman ng rig mo yung 300Hz or some crazy refresh rate like that, then of course, buy the ultra-fast gaming monitor. Kung kailangan mo talaga ng Wi-Fi kasi wala talagang mapagdaanan yung Ethernet cable, or to be fair, yung ibang Wi-Fi sa motherboard, sobrang bilis na nga niya. Integrated na siya sa motherboard, ayaw mo na mag-isip. You just want to get one that has Wi-Fi, no problem, those are all valid choices. Pero yung mahalaga lang talaga, wag lang tayo auto-buy. Kung nakatulong tong video na to, baka interested ka sa ibang videos namin, may video kami on part 2 ng common mistakes in buying computer parts, how to speed up your PC without spending any money. Lahat yon sa text description sa ilalim ng video na to. Thanks for watching. And thank you to our top fans, na-afford na namin itong upuha na to. De, joke lang. Thank you to Leah Magnaye, Ian Meru, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.